kasi hindi mo sanay. Ano? Ano? Ano ba yung voice na? Depende. Paliwanag? Paliwanag. Oh. Hindi. Real talk, mahirap mag-asawa ng Japanese man. Wag na. Wag nyo nang itry. Wag nyo nang itry. Mahirap. Tsaka meron silang ano, hindi naman sila. Maraming, oo. Meron silang attitude na... Makakaramdam ka at minsan makaka-jackpot ka ng lalaking iintindihin ka, aalagaan ka, mabibigay lahat ng hilig mo. Pero, dadating ang panahon na kahit na anong pagmamahalan nyo, kahit anong sweet nyong dalawa, magkakaroon kayo ng away. Doon na papasok yung marami kang gustong sabihin, hindi mo ma-express because iba yung lingwahe nila sa lingwahe natin. Doon tayo unang-unang nagkakaproblema dito sa Japan. Ngayon, yung mga babae dyan, mga girls dyan, na para sa ekonomiya, pupunta dito sa Japan, gusto mag-asawa, pag-aralan nyo muna yung tradusin nila, yung ugali nila, kasi halos iisa lang ang ugali nyo mga yan. Tradition, culture, ugali, may attitude na. Style, talaga may attitude. At unang-unang sa lahat, yung salita nila. Kasi kapag pumunta kayo dito nang hindi nyo alam ang kanilang salita, mahihirapan kayong i-express yung sarili mo. So mag-aaway kayo, dadating ang panahon na hindi kayo magkakaintindihan, iiyak ka na lang sa isang tabi. Kikim-kimim mo na lang hanggang sa maipon. Ending. Ayoko na. Hiwalay na tayo. So, recon. And then may ano? Yun ang unang-una. Pangalawa, advice. Oh, again. Ano yung recon? Baka hindi na maintindihan. Ang recon? Separate. Kasasabi ko rin. Hiwalay. Separate. Way. Recon, separate. Social distancing. Ay, mali pala. Social distancing, hindi pala distance permanent forever na yun. Long distance. Long distance, yes. Relationship. Pangatlong advice sa mga young girls LDR who want to stay here and live here in Japan is... Asan na ba? Ano ba yun? Ano ba? May sasabihin ako. Masigit pa kasi. Hindi pa malamit. Okay lang ba? Teka lang, tapusin ko na nga ito. Teka lang, may isipan. Kumain ka muna. Kumain ka muna ng ice cream para makapag-isip ka na. Sabi ko sa'yo eh. Napagalitan na naman ako. Masarap yung bagong ice cream. Isa, pupala ko ng isa. Yung mga nangangarap na Japan lang ang solusyon. Ibang bansa lang ang solusyon sa kahirapan natin sa Pilipinas. Hindi po. Depende po yan. Huwag na. Mahihirapan po kayo. Dahil iba ang culture nila, iba ang tradisyon nila. Sa mga babaeng mayroong boyfriend, may fiancé na Hapon, I want to marry and settle here again. Ihanda nyo na yung sarili nyo. Kasi huwag kayong maghahanap ng romantic na Hapon. Tama? Walang romantic na Hapon. Huwag na. Asawa ko lang. Romantic ko, Myron. Asawa ko lang. Yung nagpaparomantic. Asawa ko lang din yun. Nag-uugas ng pinggan. Wala. Pakinding-kinding ang pwit. Hindi kagaya ng ano no, Pinoy. Yes. sagot. Bakit nakaranas ka ng Pinoy? Siyempre naman, bago siyempre ako nakaranas ako ng Pinoy bago ang Hapon. Siyempre, di ba? Ay, ako hindi. Sabi ko siya, patuwang kita eh. Patuwang ko. Ako na. Tanda po sa akin to eh. Ang Chinese, sino nakaranas? Sino nakaranas ang Chinese? Si Dun. Tahimik kayong isa. Si Dun! Yun. Chinese? Ate Lucy? Ay! Iko nga ng Chinese, daming babae.
Bakit alam mo? Ay, alam niya, wow. Ba't mo alam? Hindi, syempre, kinikinig lang sa tenga, o, di ba? Sabi, ganun nga daw. Pero ano, mas iba talaga ang Pilipino. Siyempre, nakaroon ako ng buhay pero Pilipino. Pero iba talaga, no? Hindi, ano talaga mga Pilipino? Tsaka nakakaintindi. Yoko. Siyempre, ang Hapon kasi, oo, mabait sa mabait. Ikaw bubuhay. Meron ding, ano, hindi naman ganun. Pilipino daw. Yung iba yun, yung iba yun. Pilipino daw. Hindi naman lahat, no? Pilipino? God! Ay! God! Ang Pilipino wala, tayo, di ba? Wala akong experience sa Pilipino. Sorry. Amfi. Bukang na bukang. May Hiromi, sweet oh. Hanggang sa sweet lang, ano? Romantic. Mm-hmm. Ayan, may mga romantic. Hindi, masasabi mo lang talaga yung pag-true love. Sino ito, vlogger? Diba? Tama ba ako? Yeah. Talagang pag umiibig talaga. Yun. Meron nga akong kakilala na ano nagsabi po, sa akin. Si Ibo. Ay, yung tinutulungan niya, siya na rin subscribe ako. Kayo yun yung, may kanya-kanya kasi na talaga idea. Kapag isa kong buhay. Ang aming pinag-usapan ay si Tulko. So, kailangan yung kinky mo isa. Kung gusto mong maging buhay. May nagsabi nga sa akin, a Filipino friend. Friend. Alfie. Kailan friendly ka pagdating sa may mga ganyan? Sabi niya, friendly naman talaga siya. Si ano, si this. This? Ginawa akong this gamit? Woman? This daw! Anyway. Ano ko ba to? This? This? Di ba dapat? Matigas matigas. Wala talaga, tawa na ako ng tawa nito eh. Itabi mo na yung mga. May nakapagsabi sa akin. Nanonood ka. May nanonood. Maybe you know. Ah, hindi. Sabi ko lang yun. Kasi mapapanood niya eh. So mapapanood mo. And you know, this is you. Mahirap makisama sa taong pinipilit mo lang ang sarili mong pakisamahan. K-pop yung dating. Mahirap nga talaga, pero is that hindi true? Hindi maiwasan, di ba? Na hindi ka makaiwas. Totoo ba ang kasabihang mahirap makisama sa taong hindi mo talaga gusto? Napipilitan ka lang pakisamahan. Because you had no choice. Tama. Tama. Naniniwala ako. Tama. Hindi naman talaga maiwasan yun talaga. Kasi iba-iba naman tayo, no? Kaya, understand na lang. If ever give you a chance, do you want to go home back in the Philippines? Hindi. Magtsatsaga na lang dito. Kasi mahirap sa Pilipinas, eh. Walang makukok na, ano. Mahirap sa Pilipinas. Siyempre! Uwi ng Pilipinas, balik ulit ng Japan. Uwi ng Pilipinas, balik ulit ng Japan. Taga ng ganun lang. Kasi mga kababa, ano, kumbaga, ano natin yun. Pero kung advantage lang yung magpakasal dito, yun nga lang. Yung... May makunan ka dito lang. Do you want to die here in Japan? No. If you get old, no. What do you want? Nakagat ko yung labi ko there. Gusto ko sa Pinas. Nakagat ko sa Pinas matanda. Pinas. Pinas. Depende kasi yun. Go. Ikaw. Iba yung, di ba? Iba talaga yung andito ka na eh. Paniniwala sa Japanese sa Japan. Dito yung mga anak mo. Andun naman sa Pinas yung kapit ko eh. Char! Joke lang! Joke! Prank! Char! Prank! Yung ano? Diba? Ano sagot mo doon? Pag hindi na kaya yung asawa ko, uwi yan. Uwi kami ng Pinas. Doon kami mag-stay. Me? I probably stay here and die here. Maybe. Maybe, diba? Mahirap magsalita. Maybe. Kasi, tomorrow is never promise.
Hindi natin ulitin natin. Pangit ang intonation ko. Tomorrow is never promise. Naintindihan niyo ba siya? Tomorrow is never promise. Naintindihan niyo ba ako? Parang hindi nila ako naintindihan. Hindi pwedeng ipangako ang bukas. Totoo yun. Pero mapalad na nga. Mahirap ang buhay dito. Question number 6. Kailangan maging strong ka. Are you interested to... Mali. Are you interested to know their language and write their own language? You're in Japan. Mali. Eh? Ulit ka. Ilang talaga. Ulit. Thank you. Are you willing to study their writing? Ano ba yun? Are you willing to study their writing? Hindi. Tagalog na nga. Tagalog din bang, na. Gusto nyo bang pag-aralan yung pagsusulat nila? Hiragana, katakana, and kanji? Kailangan yun. Pero kung importante, kailangan talaga yun. Kung importante naman... pag-aralan. Mas maganda yung marami kang alam at mas maganda mo alam mo lahat yan. Marunong kayo? Hindi, mahirap eh. Mahirap pag-aralan. Kunti lang. Sokoshi dake. Pare-pareho kami. Wala din akong alam dyan. Gustuhin man. Mayroon pero sokoshi lang. Mahirap eh. Kanji nga lang eh. Oh. Sila, bigyan mo Messi. Si Lolo. Sa one day. So guys, this is it. Sana lang. Just saying. Okay. So we will end this vlog. Not hingi ako sila ng isa-isang best advice to everyone who's watching me. And sana ma-inspire din kayo sa real talk namin. At least ngayon, may kapupunuan yung aming nagawa kesa the last vlog that I made. Walang natapos, walang magandang resulta. Okay. At least she will take talid. Ako pa hininga ng advice ng my girl. Oh. Ano? Ano sabi mo? Ano? Isang advice lang. Anong advice? For what? Para sa lahat. About Japan. Japan? About Japan, kailangan maging matalino tayo. Kaya mo yan, te. Matalino saan? Matalino, be wise? Be wise for all para mapag-ingatan natin ang sarili natin. Kapag nais natin pumunta dito sa Japan, kailangan i-prepare natin ang sarili natin dahil hindi lahat ng makakaharap natin ay man nakakaintindi sa atin. Wow, nice. Kaya, go girl, huwag kayong matakot. Kung gusto nyo, gawin nyo para sa ikabubuti ng buhay na nyo. Bubuhay natin lahat. Nice advice. So, next sila ba? Ikar lang talaga kasi hindi naman talaga lahat, di ba? Eh, strong. And enjoy. And enjoy your that life. That is our attendance. Enjoy. How about Maria, Sheila, Ishikawa? Mapapayo ko lang sa inyo, mga kababayan, kung sakaling kayo ay gusto niyo pumunta dito. Bakit ikaw talaga kung mag-Tagalog ang huwag dito? Maka mag... Kailangan, naging tapat kayo sa sarili niyo. Yung jibunde, ano yun? Shinjiru. Sa Tagalog yun. Ampi? Di ba? Jibunde Shinjiru. Jibunde Shinjiru? Ano? Sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog? Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili. Sa sariling kakayanan. Pero ano yung gusto nyong gawin nyo? Gawin nyo. Kasi, pero kailangan sa kaputihan lang huwag bad para mas tuloy-tuloy. Okay? Hanggat bata. Punakot eh. Tsaka kailangan ano, maging masipag. At maging wais. Sa kanila eh, diba? Maging wais. Hindi, ako lang. Tsaka yung... Try nyo lang. Maging ano. Ito. Yung hindi lahat ay pagkakatiwalaan. Kaya kailangan ingat. Ingat pa rin. Ayun ang papapayag. Ingat. At ingatan ang sarili dito. At makinig sa mga nakakatanda.
sa mga senpai, sa mga may experience, yung mga ano, pero kailang maging mata, ano, matalas ang ano, pag-iingat. Mag-iingat pa rin. Ingat pa rin. That is a word from Maria Sheila Ishikawa. Oh. Maria. Matilig. Seki Maria. Ayun na naman, hindi ako makapagsalita pag ano. Bisaya! Go! It's okay! Bisaya, nandiyo mo iyo. Mo atama. Mashiro. Mashiro atama. Di ano? Tiwala sa sarili 'yon. Tiwala sa sarili. Ay, ang pinakaimportante. Tiwala sa sarili. May tiwala sa sarili. Sa sarili. Huwag matakot. Ayun po, ayun kapag po, may pangarap, go lang. Ay, grabe talaga. Hindi ako makapagsalita niyan na. Ba, pass mo na. Kasi pagpunta ko rito, hindi ko alam kasi wala eh. Basta pag gustong pumunta rito, kailangan pag-isipan muna. Kasi hindi basta-basta. Ano ba yan? Hindi mahirap. Hindi madali. Hindi madali. Hindi madali. Ayun, ihanda ang sarili. Ihanda ang sarili, tapos pag-isipan lang. Kung ano yung kabubuti at ano yung kagsasaya sa buhay natin. Kasi mahirap ngayon ang buhay. Sinasabi nila, ano dito magandang kinalalagyan? At sinasabi nila, sarili mo. Kailangan po. Kung ang nasa Japan daw ay maraming pera, nagkakamali kayo. Hindi po lahat ang nandito nasa Japan. Walang ibinibigay sa akin. Hindi po kami nagtatayo ng pera dito. Kailangan pag makapunta dito. Pero wala. Ready na. Ready yung ano. Self mo. Sarili mo. Kailangan. Ready ka sa lahat. Yung ano, ready ka sa mga mangyayari. Sa mga makakaharap mo. Ready ka sa mga mangyayari. Kung ano yung mangyayari sa'yo, sa paligid mo. Kaya kailangan nakahanda ka. Kailangan ang emosyon natin ay bantayan, huwag magpapadala sa emosyon. Kasi kapag pumunta kayo dito, ka na, iba talaga, talagang ano. Kasi expectation dito, no? Pag nakapunta ka na dito. Tsaka huwag nyo i-expect na pagpunta nyo dito ay marami agad na pera, ha? Kailangan nyo muna pagtrabahuhan. Yes. Ang hirap po ng buhay dito. Kasi pawis dito at dugo. Wala kakainin. Hindi po, lagi po nandito po kami sa Japan, ay marami na kaming datong. Pinapaguran yan namin. Pinapaguran. Kahit magkaroon na po kami ng baldado. Oo pa rin. Ipagkita mo sila. Kahit masakit ang kamay. Oh, may salumpas na ngayon kamay. Work pa rin. Work pa rin yan. Tapos ano, number one is kung ano, kung halimbawa, nagtrabaho kayo dito, dapat hindi kayo nagpapakita sa shacho. Ano ba yung shacho? Amo. Sa amo na napapagod ka. Mm-hmm. Kailangan nakangiti ka pa rin. Nakangiti pa rin. Hello, Sacho. Amo. Huwag mo ipakita na kahit napagod na. Hi. Nahirapan smile ka. Smile pa rin. Tsaka ano, masakit ang kamay ko. Ayoko magmimix ka ng gulay. Aba, pauwiin ako. Ayoko nga. Kasi hindi ako umuwi. Kasi ayoko makita nila na, sige, umuwi ka. Uwi ka agad. No. Kailangan ko ng pera. At hindi ko sinasabi na porque masakit ang kamay ko hindi na ako pwedeng trabaho, di ba? Ayun ang ano. Ganyan talaga pag dito sa Japan, konting sak hindi katulad sa Pilipinas na masakit ang ulo ko hindi ako papasok dito. Kanina ayaw nila magsalita. Kaya pinipilit ko pang i-video, wag daw. Konting lagnat 37. Pasok pa rin 'yan. Pag naka-38, mapupuno na naman ang iPhone ko. Wala konting, na naman ng storage. Konting sakit. Ay, absent ako. Hindi. Pag kaya mo, pumasok ka. Pero pag hindi mo talaga kaya, hindi mo ka pumasok. Wala. Ikaw naman nakakalam sa salim ko na yung masakit sa'yo eh. Hindi naman nila alam niya kung ano masakit sa'yo, di ba? Okay, that's it guys. See that advices? Real talk yan. Real life. Real experience. Hindi yan yung nakasulat sa libro. Yan yung mga nararamdaman namin, true story yan. So, sinishare namin sa inyo na huwag kayo masyado mag-expect ng something within Japan. Dito, ang katapat mo, sipag, tsaga. At ang sarili mo lang. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Okay, guys? Correct. I will end this vlog with action! Yeah! Thank you, everyone, for watching me. Thank you for watching.
lalaki na yan. Bye, dude. Bye. See you again. See you again. Next vlog. Bye-bye. Okay. Oh, may nakalimutan ako. Subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe my channel, mga kadudes. Aki na yan. Aki na yan. Bye-bye. Uwi ko na to. Masyado ng gabi. Pagagalita naman ako ng asawa niya. Bye. Thank you. Babak lang po ako. Dali lang sila, sasabihin mo. Bakla, uwi na kami. Malamig! Malamig masyado. Umulan na Yuki kanina umaga. Yuki is snow, everyone.